Okay, magandang hapon mga kapuso. Oras naman para sa Sumbungan ng Bayan, libreng payo online, no? Isang pagbati muna sa lahat ng kapwa ko, yan, mga haligi ng ating mga tahanan, kay Papa, Tatay, Itay, Daddy, Dad, Pops, ha? Popsy, isang pagsaludo po, no, sa ating mga ama at sa lahat ng tumatayong padre de pamilya. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga ama. No? Kung wala kayo, abay, wala rin talaga kami dito sa mundong ito. No? At ika nga, any man can be a father, but it takes a real man to be a dad. Ayan. Marami ang hamong sumubok sa mga padre de pamilya ngayong pandemya. Kaya sa pagdiriwang ng Father's Day ngayong weekend, taus-pusong pagpugay sa lahat ng ating ambag para maitaguyod ang ating mga pamilya sa hirap man o ginhawa. Happy, happy Father's Day po sa ating lahat. Ayan, no? Sa aking ama, no? Baka nanonood siya ngayon. The original 00, no? Attorney Oscar Oida Sr. Happy Father's Day sa iyo, Papa. Sa lahat ng mga ama, Happy Father's Day sa inyo. Okay, so ngayong Sabado, usapang pamilya ang magiging sentro ng ating talakayan. Ang samot-saring idinilog ng ating mga kapuso, ang sisikapin nating mabigyang linaw kasama, syempre, ang ating mga ekspertong totoo, no? Na talaga namang linggo-linggo na lang, itumutulong sa atin mabigyan kasagutan, no, yung ating mga legal na katanungan. At para sagutin ang ating mga katanungan ngayong hapon, makakasama natin ang mga abogado ng Ideals Incorporated, no, na talaga na ngayon, yan, sila. Sila'y talagang walang sawang tumutulong sa Sumbungan ng Bayan para masagot ang inyong mga katanungan. For this afternoon, ang makakasama natin, ito mga talaga mga ekspertong totoo, sina Attorney Mario Maderado at Attorney Joni Aquino. Ang Ideals Incorporated po ang katuwang ng grupo ng Sumbungan ng Bayan at linggo-linggo nating naaasahan sa pagtugon sa ating mga problemang legal ng ating mga kapuso. Okay, so, yes, salubumin na po natin ang dalawa nating magigiting na attorney, si Attorney Mario at Attorney Joni. Ayan, magandang hapon po sa inyo mga attorney. Ayan. First of all, hapon, Oscar. Magandang hapon. Yes, no, first of all, no, si Attorney Mario, hindi ko nga nagulat ako. Father na pala. Happy Father's Day sa iyo, Attorney Mario, no? Akala ko. Salamat. Salamat. Sa iyo din, no? At sa lahat ng mga sabi mo nga haligi ng tahanan. Yes. At tagapon din ang ilaw ng tahanan siguro. Attorney, sa iyong ama, Happy Father's Day, no? Sa iyong ama. O bago natin simulan yung tanungan, sige, hayaan ko muna kayong bumati. Baka may gusto kayong batiin. At unahin natin si Attorney Joni. Go ahead, Attorney. Hi pa. Dito ako sa Facebook. Happy Father's Day. Salamat. At wala din ako dito kung hindi dahil sa iyo, ikaw yung nagpa-aral sa akin, tsaka alam mo na may pinaglalaban tayo, kaya ayun, good luck sa atin. Oh. Si Attorney Mario, go ahead, Attorney Mario. Magandang hapon sa lahat na nakikinig, no? Happy Father's Day din at sa tatay ko, nasa langit na, no? At sa lahat ng mga tatay, at sabi mo nga yung nagpapakatatay para lang magkaroon ng decenteng buhay ang pamilya. Correct. Yan! Okay. With that, Happy Father's Day po sa lahat ng mga kapwa namin, ama. Ayan. Okay, so kung ready na kayo mga attorney, magtanungan na tayo, no? Unahin natin yung, simulan natin ang pagsagot sa mga ilang katanungan. Unahin natin itong tanong ni, sumbong ni City MNDZ, no? Hindi ko alam paano yung City MNDZ. Sabi ni City, namatay na po ang ama ko na siyang may-ari ng properties namin. Hindi po kami magkasundo ng aking ina. May karapatan po ba ang ina ko na tanggalan ako ng mana gayong ama ko ang may-ari? Magandang question ito, no, attorney, no? Namatay na yung padre de pamilya. So, naiwan silang mag-ina. Okay. Ngayon, parang gusto siyang tanggalan ng mana itong anak. Meron bang kakayanan si mother, no? Nagawin yon sa kanilang anak. Okay, sino gusto mong una sumagot niyan, mga attorney?
Si ako na lang. Joni. Oh, si Joni. Joni, go ahead, Attorney Joni. So, ayun, sabi mo nga, yung ama mo ang may-ari, kaya dahil ikaw yung heir o tagapagmana ng ama mo, ay may karapatan ka dun sa mana mo at walang karapatan yung nanay mo na tanggalan ka ng mana. Dahil dito, kailangan nyo gumawa ng petition for judicial settlement para maghati-hati kayo sa mga iniwan ng tatay nyo. Dahil nga, sabi mo, hindi kayo magkasundo ng nanay mo, kailangan nyo to dalhin sa korte at yung korte ang magde-decide kung paano hatiin. Pero dahil matagal to at kuha pa kayo ng abogado kaya baka magastos pa, ay suggestion ko nga magbati na lang kayo ng nanay mo at gumawa kayo ng extrajudicial settlement. Ito yung kasunduan na kung paano hatiin yung mga ari-arian ng tatay mo na hindi na kailangan dalhin sa korte. Kasunduan lang to ng mga tagapagmana gaya mo tsaka ng ina mo. Okay. Eh pero mga attorney, no, matanong ko lang, no. Di ba meron tayong parang tinatawag nito yung conjugal, di ba? Sabi nila, ang mag-asawa, anuman ang property ng isa, property nilang dalawa. Now, kung conjugal yung property at namatay yung isa, di dapat ang nagmamay-ari na noon is yung partner niya. Care to explain on that? Attorney Mario. Yes. Ang pagka namatay, yung ang magiging heir naturally yung surviving spouse at yung anak niya, no? Kung may mga anak sila magmamana noon. So, although yung inheritance kung ito ay nananong at ng either of them, hindi siya makakasama sa sa conjugal property, pero pag once na namatay siya, ay pwede na rin itong masama doon sa paghahati anong mga tagapagmana nung namatay. Oh, so parang pero kasi ganyan, parang lumalabas sa kwento, no? Parang yung nagmamay-ari ay yung ama lang. Pwede ba 'yon? Parang hindi ba dapat hindi automatic na maiiwan yun talaga sa byuda. Hindi automatic 'yon. Hindi siya automatic, no? So ibig sabihin, yung matitirang kung ano yung minana niya, and then namatay siya, no? Namatay yung, meron siyang minana from his father, then namatay siya, malilipat ito doon sa kanyang surviving heirs, no? Either yung wife or yung mga anak niya, no? Yung mga children, sila ang tagapagmana. Okay, o yan, malinaw yan, ha? Isa na tanong natin. Malinaw na malinaw yan. Okay. Para sa next question natin, ito naman na kayo ba galing ito? Check natin. Okay. Yan. Okay. For our next question, ayan, galing naman ito kay Melanz Garcia. No? Sabi ni Melanz, mga attorney, yung anak ko po, gusto ko na po maiuwi. Ayaw ibigay ng kaibigan kong babae ang sarili kong anak. Pinatutubo sa akin ng malaking halaga si Melanz Garcia to. Nasa kaibigan niya yung kanyang anak at pinatutubo daw ng malaking halaga. Paano kaya nangyari to? Wala lang masyadong detalye, no? Detalye, o nga eh. Ano so, mangyari? Ang na-imagine ko, parang ito sa pelikula ito, napanood ko to eh. Mag-upload ng nanay, pinaubaya sa kaibigan. Parang pelikula nga eh. Di ba? Parang napanood ko to eh. Ano ba talaga? May karapatan ba to? Siya nagpalaki, siya gumastos. Sabihin na natin, napag-aral niya yung mga bata. Ginastos niya, pinakain niya. Sapat na ba yon para angkinin yung bata at ipagkait dun sa tunay na ina yung bata? O go ahead. Sino gusto sumagot nito? Okay. Sige. Ako, Oscar. Okay. No? Para kay Melanz Garcia, kahit pa nagpalaki yung kaibigan mo doon sa anak mo, hindi, walang batayan na tanggalan ka ng karapatan bilang ina. Kasi ang magulang, nanay at tatay, sila yung may parental authority unless nga may court order na inaalisan ka ng karapatan doon sa anak mo. Pero kung wala ito, mananatiling ikaw ang mayroong parental authority sa anak mo at ang implikasyon noon, kahit sino ay at kahit pa inalagaan ng kaibigan mo Melanz, nung anak mo, hindi niya pwedeng ipagkait sa iyo yung custody.
In fact, kung hinihingan ka pa ng pera para ibalik, aba, eh pwedeng nagbo-border yan sa pag-violate ng ano, kidnapping and serious illegal detention na parang ransom pa yung paghingi niya ng pera. No? So, lalo na ang sa batas natin, sa revised penal code, kung ang bata, no, o yung involved ay minor at na-detain, ang detention kasi ibig sabihin, hindi naman parang nakakulong ka, pero sa isang bata na hindi alam kung saan pupunta at nasa iyo yung guidance, parang in a way, walang freedom yung bata. So in a way, nandun sa context ng illegal detention yun, at maaaring managot yung kaibigan mo. So parang pinagkaitan mo nung kalayaan niya, no? Yes, yes. Oh, wala siyang freedom, no? Kahit sabihin, pinakakain mo, binibihisan, pero in truth and in fact, walang liberty yung bata at na-deprive yung parent, yung custody, yung nanay. Ang pwede rin niyang gawin ay mag-file siya ng habeas corpus para ma-recover niya yung custody ng bata. And if not, meron din siyang possible criminal liability, itong ang kidnapping and serious illegal detention. Yun na nga eh. Kasi ngayon, mga attorney na, Attorney Junior, Attorney Mario, no, marami ako nababalita ang ganyan. Yung mga nag-aampon ng mga bata mula sa kakilala nila. Iba, minsan hindi pa nila kakilala. No? Inaampon nila, pinapalaki nila kasi hindi sila magkaanak or whatever. Akala nila parang tumutulong sila. Ang ganda ng intention nila. Napapamahal sa kanila yung bata. Pero ingat kayo, no? Kasi without the proper process, pwede kayong balikan yan. Kahit nabayaran nyo ng malaking halaga yan, kung sino mang ina ng bata yan, someday magreklamo yan at i-claim niya na pinagkakait mo sa kanya anak. Pwedeng-pwede, di ba mga attorney, no? At imbis na parangalan ka pa sa pagpapalaki sa bata, di ba, sa pag-aalaga sa bata, pagbigay sa kanya ng magandang buhay, eh baka makidnapping ka ba niyan, di ba mga attorney? Attorney Mario, Attorney Joni? Yes, yun yung implikasyon, no? Dahil hanggat hindi naaalisan yung totoong magulang, yun, no? Yung tinatag natin na natural parents, yeah? Yung father and mother, nasa kanya, sa batas ang parental authority at walang order ang court or anumang petition para mawalan sila nitong parental authority. So walang karapatan kahit sino man, no? Nanay at tatay lamang, no? Kahit pasabing nagpalaki ka, of course, di pwede mo namang i-reimburse, no? Kung sinasabing may nagastos, pero para i-deprive mo ng custody yung isang magulang, nanay man yan o tatay, ay labag po yun sa batas. Oh, malinaw. Malinaw na malinaw yan sinabi ni attorney, no? Okay, on to our next question, mga attorney. Ito galing naman kay Herman Chi, no? Sabi ni Herman Chi, pwede po bang kasuhan ang asawa ko? Hindi po kami kasal, may anim, hindi kayo mag-asawa, no, in short. Hindi po kami kasal, may anim po kaming anak na iniwan niya sa akin. Nalaman ko po na meron siyang lalaki. Ipinabarangay ko po sila. Nagkaroon po kami ng pirmahan sa barangay para po hindi na kami guluhin ng lalaki, pero hindi po sila tumupad sa kasunduan. Inulit na naman po yung ginawa nila. Muli na naman po silang nagsama. Yung pong obligasyon ng asawa ko sa mga anak namin, muli na naman niyang tinalikuran. Pwede ko po bang kasuhan yung lalaki sa ginawa niya sa pamilya ko? Okay, mas ano siya to sa lalaki, no? Mas galit doon sa lalaki. Yes, Attorney Joni, go ahead. Yung pride ata niya, kaya meron siyang gusto niyang habulin yung lalaki. Pero meron nga siyang habol sa lalaki, pwede niyang kasuhan ng damages. Pwede niya pabayaran yung lalaki dahil sa batas natin, sa Article 26 ng Civil Code, sino man na manggulo o manghimasok o makialam sa pamilya na iba ay pwedeng singilan ng damages. Pero nabanggit niya rin dun sa kwento niya na yung babae ay tinalikuran yung obligasyon niya bilang magulang ng mga anak nila. Dapat siya naman ang nagtutustos dun sa mga bata. At dahil nagkaroon sila ng kasunduan noon sa barangay, pwede siyang bumalik sa barangay at ipatupad yung kasunduan nila. Kung lagpas naman ng 6 na buwan mula nung nagbarangay sila, kailangan niya na pumunta ng korte. At yung korte yung magpapatupad
nung naging kasunduan nila. Pwede rin na mag-file siya ng petition for child support para yung korte ay i-order yung kinakasama niya noon, yung babae, na magbayad ayon sa kakayahan niya dun sa kinikita niya. Ayun. Kaya silang dalawa, yung babae at yung lalaki na kinakasama niya, ay pwede niyang habulin. Ayun. Okay, no? Ayan, tama yan. Maganda yung sagot ni Attorney Joni. Okay, etong next question naman natin, mga attorney, ay galing naman kay Chan Garnace, no? Sabi ni Chan, paano po ba gagawin sa mga kapatid naming adik na panay ang pagbabanta ginagawa sa amin ng mga kapatid kong babae at may tao rin nagsusulsul para kami ay awayin ng kapatid naming adik. O, paano nga yan, no? Alam mo talaga, mahirap yan pag magkakapatid, no? Mga attorney, no? Parang hanggang saan ba, no? Pag yung kapatid mo, eh, medyo talaga namang ano na, no? Nakakapahamak na ng pamilya. Hanggang saan ba yung responsibilidad mo sa kapatid mo? Katulad niyan, sabihin na natin, adik, no? Wala na sa tama yan, yung kanyang pag-iisip. Responsibilidad ba natin mga kapatid yan na ipasok siya sa rehab? Ano ba ang responsibilidad natin yan? Aabot ba sa punto na kailangan natin siyang ipa-aresto sa mga pulis? Kailan ba? Ano bang dapat gawin? I'm sure marami makaka-relate nito mga attorney, no? Yan, may mga kapatid na may ganyang problema, no? Hindi na nila alam gagawin nila. Gusto, as much as gusto nilang pagpasensyahan dahil kapatid nila, nakakapinsala na. Okay. Attorney Mario, ano yes. Gusto nilang sabihin dito? Doon sa pagre-rehab, no? Pwedeng, actually, may guidelines din yung gobyerno natin, like yung PDEA, kung paano yung tamang pagre-rehab ng kapamilya na kailangan yun nga, dahil siya ay adik. So, pwedeng gawin yun ng mga kapatid na kahit sa barangay nga at yung barangay sila yung magpo-proseso nito. Ngayon, doon naman sa usapin na nagpagbabanta na ginagawa sa kanya. So, sabihin na natin na kung hindi man siya ayaw niya magparehab at patuloy itong pagbabantang ito, lalo kung ang pagbabanta ito ay gagawan siya ng physical harm, nasaktan siya, so pwedeng, in fact, pwedeng mag-resort pa nga siya na pilot niya ng kaso ng grave threat yung kapatid na nagbabanta, assuming na ayaw talaga niya magparehab, matigas yung ulo. No? At doon naman sa nagsusulsul, isang maaaring kung itong pagsusulsul ay pakikialam na rin doon sa pamilya nitong magkakapatid na ito, kapatid ni Chance Garnace, no? Ayon nabanggit ni Attorney Johnny na sa Article 26 na yung pag-interfere mo, panghihimasok doon sa family affairs ni na Chance Garnace, no? So, sabihin, may criminal liability yung kanyang kapatid na adi kung patuloy itong pagbabantang ginagawa ito. Grave threats nga, no? Physical na yung pananakit, ito ay grave threat ang maaari niyang ikaso doon sa kapatid niya. Okay, ayan, napakalinaw. Attorney Joni, meron ka bang gusto idagdag doon, Attorney Joni? Wala naman. Nasabi okay. Na ni Attorney. Okay. Bago natin pagpatuloy ang ating talakayan, no? Ating kwentuhan, sagutan ng mga tanong. Okay, ito, dati lang muna natin yung mga talagang walang sawang sumusuporta sa ating simpleng programa, no? Sila Julie De Guzman, si Ana Liza Manzano, sabi niya magandang hapon po. Ayan, si Danica Diniega, may Happy Father's Day po, sabi niya. Okay, ayan, sino pa man nandyan? Si Henry Hanika Pastor, magandang hapon sa iyo. Si Rica Binyalber Musni, ayan, hello daw po, sabi niya, no? Si Gelabri Peñaflor, good afternoon po. Good afternoon din sa iyo, Gelabri. At si Dits Garalde, ayan. Happy Father's Day sa lahat ng tatay o haligi ng mga tahanan. Okay, ito pa, si Alfrey Acosta, si Luna Sangre, sino pa nandyan? Si Israel Lusamba. Yan, magandang hapon sa inyo lahat at maraming salamat sa pagtutok dito sa Sumbungan ng Bayan Libreng Payo Online. Okay, para sa next na katanungan mga attorney, ready na ba kayo? Yan. Ready. Parang quiz lang, you know? Okay, parang itong next recitation. Para recitation. Next question mga attorney ay galing naman kay
Lawrence DeLupio. Sabi ni Lawrence, apat po kaming magkakapatid. May lupa po yung parents namin, deceased, no? Pero yung titulo po nasa mga tita po namin. Ayaw naman po nila ibigay sa amin yung titulo. Oh, mga attorney, ano po ang gagawin ni Lawrence DeLupio? Oh, sa pagkakataong ito, meron ba silang karapatan na kunin yung titulo ng magulang nila sa mga tita nila? Oh, kurang sa lalo, kapatid ng magulang nila na siguro. Mm-hmm. Pwede ba nilang kunin yung titulo ng lupa mula sa mga ito? Ayan. Attorney, sino gusto sumagot? Attorney Joni. Ako. Attorney Joni. So, ayun, Lawrence, dahil namatay na yung magulang nyo, ay kayo na yung may karapatan dun sa lupa at dun sa titulo. At kung ayaw ibalik nung tita nyo, dapat padala nyo ng sulat na dapat nilang ibalik, at kung hindi nila ibalik, ay pwede nyo silang kasuhan. Pwedeng ituring theft yung ginawa nila dahil kinuha nila yung pagmamay-ari ng iba, o pwede rin qualified theft kung pinagkatiwala ng yumaumong magulang dun sa tita mo tapos hindi lang niya binalik, gusto lang niya itago. At kung nasa parehong barangay kayo, pwede ka magsumbong sa barangay muna bago mo siya sampahan ng kaso. Iyon. Okay, mga attorney, napansin ko yan, no? Yung, ano yung kahalagahan na sumusulat ka muna noon sa gusto mong pag-claiman, no? Yung patulad ng tiyahin mo. Susulatan mo muna na, tita, ito ay formal na ano, no, na pagsulat para i-claim, no, yung titulo ng aming mga magulang. Gaano ka importante na may letter muna? Bakit ganoon? Ba't laging ganoon? Papadala ka muna ng letter. Gaano ka importante, attorney? Importante, no, dahil parang yung demand, itong demand letter, no, whether in fact pwede nga Oscar oral or written demand, eh, no, pero dahil sa ito sumulat ka para malagay maging malinaw na despite your effort ay ayaw pa rin niyang tugunan hinihingi mong gagawin niya yung obligasyon niya, kasi yung tita niya may obligasyong ibalik sa kanila, no, at sa civil, sa konteksto ng civil obligation, hindi ka masasabing delay o hindi ka sumunod kung walang demand sa iyo. So, ibig sabihin, wala ka pang nilalabag na obligasyon mo kung wala pang demand. So, at least yun, nalilinaw na kung hindi mo yung tinugunan, ibig sabihin, nag-a-arise na yung obligation mo na i-deliver ito, at yung naghumihingi nito ay meron na siyang action na pwedeng gawin sa korte. Criminal man yan o civil. So, parang nililegitimize na yung kumbaging claim na hindi mo binibigay, no? Yung parang ganyan. Dahil ang claim ng mga anak is hindi binibigay, no? So, kailangan magkakamunod ng susulat, yun yung magiging kapatunayan na hindi talaga, na pinagkakait talaga sa inyo. Okay, for our next question, mga attorney, ito galing naman kay Jessica Medallion. Okay, sabi ni Jessica, isa akong single mother. Ngayon po, nakapag-asawa na ako. Ayaw ibigay sa akin ng nanay ko, anak ko. Wala nga po bang karapatan magdisiplina ang stepfather sa stepson? Sino po ba ang mas may karapatan sa anak ko? Ako po ba o ang lola? So I assume ito yung nanay nung dating ama, no? Ama. Maring mother niya mismo, no? 10 years old na po ang bata. Paano po kapag binibrainwash ng lola ang isip ng bata na huwag sumama sa akin? Okay. So parang yan ang naiisip ni Jessica, no? Pinagkakaitan niya yung kanyang sariling anak, no? Kasi meron na siyang may kinakasama, ayaw ibigay sa kanya ng lola. Meron bang karapatan ang lola, mga attorney, para hindi ibigay sa anak nila yung anak ng anak nila? Okay. Sino gusto Sagutin ko, Oscar, no? Okay, go ahead. I-unpack natin, Oscar, yung kanyang mga katanungan, no? Pero bigay natin yung konteksto na yung ang bata, may karapatan siya na magkaroon siya ng isang maayos na family life. Nandun yung guidance, pagmamalasakit, pagmamahal. At ang karapatan ito ay dapat ay ginagalang. At part nito, yung kanyang mga natural parents. So sabihin yung single mother siya. So sabihin single mother, may partner siya, nagkaanak sila. So sila lang ngayon ang may
parental authority doon sa bata. Wala si lola. Walang karapatan si lola na ipagkait sa kanya kahit pasabihin na siya ay nagpalaki doon sa bata. Hanggat sabi ko nga uli, hanggat hindi naaalisan ng karapatan yung magulang, whether sa isang petition sa korte o may paglabag siyang ginawa na ang magiging kaparusahan ay matanggalan siya ng parental authority. Pero sa sitwasyon mo, Jessica, ikaw pa rin ang may karapatan sa anak mo. Yun sa tanong na yung pagdidisiplina ng stepfather, bale ito ngayon, yung pinakasalan mo, yung asawa mo na, wala siyang direktang parental authority doon sa anak mo. Kasi hindi naman siya yung tatay talaga. No? Pero yun, yung stepfather, hindi kaya magdisiplina. Pero bilang, kung kumbaga, kung nakapag-establish ng relationship, wala naman problema na paalalahanan. Pero yung sa legal na usapin, ikaw at yung dati yung natural father, kayo ang may parental authority. And then si lola, kung ang si lola, yung kanyang ginagawang pagbe-brainwash, kung yun yung pagtingin mo, at itong pagbe-brainwash na ito ay tantamount na parang cruelty na rin sa bata, ay maaring managot din yung lola sa child abuse, no, sa under RA 7610, kung nagbo-border na yung pagbe-brainwash nung lola doon sa bata. Or again, balikan natin yung sinabi ni, kung talagang matindi yung away, legally ha, pwede niyang yung pakikialam doon sa pamilya ay yun, damages doon sa lola. Pero sabi, ang alam naman natin na sa pamilyang Pilipino, laging kwan yan eh, extended family. Pero kumbaga, kung usapin ng karapatan, parental authority, hindi yon nawawala sa'yo sa Jessica sa pagkakataong ito. So pwede kang mag-file ng, kung ayaw bigay sa iyo, file ka ng petition for habeas corpus para makuha mo ang kustodiya ng anak mo mula sa mother mo. Ganun yung pwede mong remedyo na gawin, Jessica. Okay. Attorney, papasok din ba dyan kay Lola ang kidnapping pag nagkataon? Papasa ba kidnapping yan o hindi? Dahil magulang mo. Pwede kasi... Oo, papasok siya doon, no? Na actually pwede, Oscar, no? Sa konteksto na yes, kung magiging yung technical, yung ano, if you will look by the elements ng kidnapping and illegal detention, no? Na hindi naman ikaw rightful custody and you're trying to deprive, dinideprive mo yung si Jessica nung kanyang rightful custody doon sa bata. At minor pa ito, 10 years old. No? Kaya walang qualification kapag yung batang, yung nare-restrain na tao ay minor, unlawfully, so kidnapping and illegal detention. Posible yon, Oscar. No? Okay. Ayan, so napakalinaw niya. No? So si Lola, ang talagang gusto pa lang naman ni Lola, alagaan yung bata. Diba yung mga Lola, diba? Sa akin na yan. Idali mo dito sa bukid. Ayun na nga. Ako mag-aalaga niyan, di ba? Di ba ganyan lagi yung mga lola, eh, no? Pero... Depende ata kung anong klaseng lola. May mga lola na mas nakatakot. Ayo, may mga ganyan. At pinsan, okay. Sila pa yung nagiging cause ng hiwala yan ng mag-asawa. Ako. So, yan yung mga kailangan. Hugot pa yan. Wala. Sa mga okay. Naging kliyente lang natin. Kliyente. Oh, no? Ay, hindi ako kapur dyan, mga ganyan-ganyan, no? Yes. No? Yes. Source okay. Nung tension sa relasyon. Yes. Yes. Correct. Oh, ito, attorney. Ito naman si Red na katanungan ay galing kay Azel Labanero de Mayo Malanya. Ang pangalan niya, no? Paano kung ang mismo tiyahin ng anak ko na PWD ay pinopost at tinatawag na abnormal, kulang-kulang ang anak ko? Ano po maaari kong gawin para tumigil po siya, kakapost at pahiyain ang aking anak na 8 at 11 years old lang? Okay, yung kanyang tiyahin mismo na PWD, tama ba ang intindi ko mga attorney? Meron yeah. Siyang tiyahin. PWD, pinipintasan sa social media yung kanyang mga anak.
So parang regardless ba to or may factor na PWD siya, mga attorney? Anong masasabi natin dito? Factor, factor ba yun? Or it will be treated as a normal case? Attorney Jordan, dahil PWD siya, mas marami siyang makakaso laban dun sa tiyahin nga na nangungutya. Dahil sa Magna Carta for PWD, ay yung mga ganong aksyon, yung pangungutya sa mga may PWD, ay pwedeng makasuhan, mamultahan at makulong. Bukod dun, sabihin natin PWD man o hindi, pwede siya kasuhan ng cyber libel dahil paninira yung ginagawa niya dun sa bata. Oo. Ayan, o kaya, dahil pinupost sa pinupost sa internet, pasok sa cyber libel, and mas malaki ang parusa diyan, di ba? Tama mga attorney? Pag yung kaso na equivalent mo sa cyber crime, no, di ba? One degree higher. At masasabi ko lang dun sa sinasabi niya na paano papatigilin yung tiyahin na yun, ay sulatan din niya muna ng letter. Naiintindihan ko kasi sa experience ko, pag magkakapamilya, ayaw din naman nila pakulong agad. Kaya ayun, sulatan niya muna ng letter na nakasulat doon, natanggalin niya yung letter, mag-sorry siya, at kung hindi niya yung gawin, ay yun nga, pwede siya kasuhan dahil mali yung ginagawa niya. At yun, nakakasakit yung ginagawa niya, hindi lang doon sa bata, pero lalo na doon sa ina nung mga bata. Dagdag ko lang, Oscar, no? Nabanggit ni Attorney Johnny yung non-legal approach. Kasi ako ganun din eh, parang tatanungin ko, meron bang elder sa family na pwedeng mag-mediate o somebody that they both trust na pwedeng mag-mediate sa kanila para maiwasan na yung legal aspect ng problema. Kasi family, importante na buo siya. No? Pero yun din, sa legal work, importante na address yung non-legal way, pwede rin ma-address yung problema. Pero kung matindi na may violation na talaga ng mga karapatan, hindi na rin uubra minsan yung ganong approach. Ayan. Hanggat maayos, no? Dahil pamilya, yes, ayusin, no? Pero kung talagang, yan, nadaanin na natin yung korte. Yan. Okay. And dyan naman si Attorney Jun Ginaratory Mario. No? Okay. Eto next na question natin, mga attorney, ay galing naman kay Helen Sion de Vera. Sabi ni Helen, mauna akong kasal at napilitan kaming umalis na mag-iina dahil muntik. Tama ba din? May una akong kasal at napilitan kaming umalis na mag-iina dahil muntik na akong patayin upang wala na siyang problema. Ang tanong ko po, yung kasal sa una dahil umalis ako sa bahay, walang visa na ba yun? Pagkaganon, madali lang palang mag-iwalay, Oscar, pag gano'n. Go ahead and say Mario. So, yan. Para kay Helen, no? Helen, nananatili kang kasal sa iyong unang asawa, kahit kayo ay naghiwalay na o dahil umalis ka ng bahay, maari lamang mawala ng visa ang kasal mo sa inyong unang asawa kung sakaling ito'y sumakabilang buhay. Pero sa case mo, sumakabilang bahay, di ba? So maari lang para mawala ng saysay yung una mong kasal, eh maaari kang maghain na yung mga petition for declaration na nullity na inyong kasal dahil isang yung nabanggit mo, yung pagpamalupit, no, nung asawa mo. So pwede yun, no? At idadagdag ko rin, maaari ka rin magsampa ng kasong kriminal laban doon sa iyong asawang una, no? Yung iyong asawa mo dahil sa violence, no? Under 9262 or violence against women and children, kasong kriminal ito para isampa mo sa piskalya laban doon sa asawa mong nananakit sa iyo, kaya kayo umalis ng bahay, no? Pero ulitin ko, Helen, ay hindi ka, dahil umalis ka, ay hindi nawawala ng visa ang kasal ninyo. Kasal pa rin kayo kahit ganun klase yung asawa mo na pinagtatangka ang kapampatay. No? Pero sabi ko nga, may pwede kang mag-file ng case
1962 yes. ng petition for annulment. Yes, attorney. Ayan nga, no, na, kunan na patunayan sa korte na sinasaktan nga siya talaga nito. Sila mag-iina, sinasaktan ng padre di pamilya, no? Eh, pag napatunayan sa korte yun, hindi ba parang automatic na na, hindi ka na namin ama, napatunayan na sa korte. Oh, sinasaktan mo kami, walang ganoon. Ah, hindi, automatic yun, Oscar, no? Kailangan, sa batas natin, sa family code, dapat may declaration ng na nullity, no? O ibig sabihin void from the beginning dahil wala nangyaring kasal dahil nga itong psychological incapacity, no? So ibig sabihin kahit siya ay na convict criminally under Vowsy or yung violence against women and children, hindi yun operative fact para mawala ng kasal, mawalang visa ng kasal. Kailangan kapag mag-file ng separate petition sa court. At lalakas yung petition mo actually. Mas lalakas yung petition mo na anak, lalo na conviction. Malaking tulong kumbaga. Ng Bausi. Sa, so, yes. Tony Mario, Tony Tony, hindi pala pwede yung ano. Simula sa araw ito, itinatakta ko. Hindi na kita asawa. Walang ganon, no? Huwag siyang magkakamali. Kasi, nung nakita namin yung tanong mo, hindi pala siya sure na may asawa pa siya. Oo, no? Parang walang ganoon. Ako, walang by the power best. Walang ganoon. Walang ganoon. Ingat yung karelasyon niya kung meron niya. Ang dali magpalit ng asawa, walang gataw. Ganyan, konti tampuhan lang. Hindi, simula ngayon. Hindi na kita asawa. Walang ganoon. Okay, at least ni Ninon na magpapalit. Tsaka Oscar, hindi kami papayag. Mawala ng hanap po yung mga lawyer sa pagpapahinig. Hindi nga sinasabi ko. Wala lang hihingi ng tulong, wala lang hihingi ng tulong sa mga abogado. Dahil kayo pala, sinarin nyo, kinaya nyo ng abogado mga kapatid. Okay. Ayan, no? Eh, ganyan pa pala, no? Ang nananawagan ako sa lahat ng mga ganyan pa mag-isip, ba? Eh, lagi kayo manood ng sumbungan ng bayan, ha? Okay. Ito, yes. Attorney, ito sunod natin ay galing naman kay Janet Agor Paharillo. Okay, sabi ni Janet, namatay na po ang aking biyanan na lalaki at ang aking asawa. 5 po ang anak namin ng aking asawa. Noong nabubuhay po pa po ang aking biyanan na lalaki at ang aking asawa, pinarti-parti na po niya ang sa kanyang mga anak. Pero wala siyang ibinigay na kahit anong documents. May sariling bahay po kami doon, kaya lang gaayaw ng mga anak ko doon dahil sobrang pakialimera ng biyanan kong babae. Nandito po kasi ako sa ibang bansa, kaya hindi ko po sila mabantayan. Dinala ko po sila sa mga kapatid ko dahil kahit anong pilit ko na magstay sila doon, ayaw po nila, kaya napag-usapan namin na ibenta na lang. Okay, yung bahay na yun. Ngayon, yung umibili ng lote ang ginugulo nila. May karapatan po ba kaming ipaglaban po yung aking mga anak? Kasi po, sabi po ng biyanan kong babae, siya po pa rin po daw ang may karapatang mag-decide sa lote. Ah, okay. Pero, I mean, mabibenta mo ba yun nang wala kang karapatan doon sa property? So, ang kalaban niya, yung biyanan niya, no? Yung biyanan niya. Namatay na yung kanyang father-in-law, namatay na yung kanyang asawa. So parang ang pagkakaalam niya, kanila na yung lote. So ibinibenta niya ngayon. The mere fact na, sorry ah, attorney, nag-ano na ako, nag-refill ng lawyer ako ah. The mere fact na binibenta niya, nasa kanya na ba yung titulo, attorney? Anong pwedeng mangyari dito? Sinong gusto mag-explain? Attorney Joni, attorney Mario? Ako na lang mag-explain kasi katulad to nung problema kanina. Yung lupa na yon na pagmamayari ng biyanan na lalaki, tama ba, ay napasa na dun sa ama ng mga anak niya. At dahil namatay na rin yung ama, ay napasa na to dun sa anak niya, yung mga apo na. At kaya dahil doon, may karapatan yung mga apo doon sa lupa kasi yun yung minana nila by right of representation tinatawag. Bale, parang representative sila nung tatay niya. Kaya ang dapat nila gawin ay
gumawa rin sila ng kasunduan para paghati-hatiin yung mga ari-arian nung lolo na namatay. Hindi ito basta-basta napupunta dun sa biyanan niya na babae. Dahil marami silang tagapagmana nun eh. At hindi rin niya mabebenta yung lupa kasi yung titulo na yon ay dapat nakapangalan sa mga tagapagmana at dapat marami sila doon sa titulo na yon. At hindi totoo yung sinasabi niya na siyang magde-decide. Okay. Attorney Joni, Attorney Mario, no? Alam naman natin na ang hirap magpalipat ng titulo ng property, no? Mahal, mm-hmm. 'Di ba? Mahal, no? Yeah. If I'm not mistaken, 6% na yata ngayon, no? Regardless of the donation or the estate, yan. Parang tama ba ako mga attorney? Kino-correct ko lang. Napakamahal para magpalipat. No? Hindi lahat, kunwari, lalo kung maganda ang property, ipinilipat sa pangalan mo, hindi lahat may automatic na kayanan na ilipat yung titulo, di ba? Kesa yung magulang o yung anak. Sapat na ba ang liham, pirmadong liham ng ama na anak number one? Ito, ang property na ito sa may Laguna ay ipinibigay ko sa iyo. Pirmado. Anak number two, itong property na to sa may Bulacan, ibinibigay ko sa iyo. Pirmado. Ganyan. And so on and so forth. Sapat na ba yung pinangahawakan nilang papel na yon na may pirma? Kasi hindi pa nila kaya magpapaproseso ng titulo dahil napakamahal. Nasa ng pari o nakasamang palad na pala si padre de pamilya. Sapat na ba yon mga attorney yung pinangahawakan nilang yon na katunayan? Yung liham na yon ay katunayan lang na nilipat ng tatay. Pero hindi pa nabubuo yung paglipat dahil nga kailangan pa nila magbayad ng taxes at kailangan yung pagbayad ng taxes para malipat yung mga pangalan nila dun sa titulo. Kaya kung sinasabi nila ay nagkaroon na ng hati-hatian, ay hindi pa yun nabubuo dahil nga hindi pa nila nakikita yung dokumento eh. Oo. Pero pwede mo na ba, kunwari, afterwards, nagkaroon ka ng pera, wala na si tatay, pero meron ka ng papel na yon, pwede mo bang gamitin yon para ipalipat ang title sa pangalan mo? Kung will yan, kailangan ipoprobate pa yung will eh. No? So, sabihin, yung kailangan matiyak na yung disposition na ginawa doon sa sulat na binabanggit mo, Oscar, genuine yung mga signature, so kailangan ipoprobate yun. Ngayon, kung sakali, assuming na hindi na-prove na genuine yun, magiging, okay, may defect, no? Or kung ma-probate man yan, ganun pa rin eh. Kailangan pa rin ng, yun, yung disposition ng property, kailangan malipat pa sa pangalan ng mga tagapagmana. Kasi pag naglilipat ng title, ang laging hahanapin dyan, ano yung mode of transfer? Sale ba siya? Inheritance? Donation? So, in this case, kung inheritance yan, so it's either through a will na based dun sa kwento mo, or yung binabanggit kanina ni Attorney Joni na extrajudicial partition of estate ng mga heirs, assuming na nag-a-agree sila, walang heir, walang creditors, walang utang, at yun. I-divide yun among themselves. So, sabihin, operative, ano yung document na yung will o kaya yung extrajudicial partition ng ano, para yun, hahanapin yun ng register of deeds. Ayun. So hindi, makakatulong ba kung yung letter na yun ay notarized? Makakatulong siya, pero makakatulong sa just to prove na genuine yung disposition na ginawa ng decedent. So, sabihin na totoo yung ginawang pagdi-dispose. But then, kailangan mo pa rin siyang hindi yun magiging operative fact para malipat agad ng diretso sa pangalan. Hahanap. Yung will na yun, yun yung magiging basis for transfer. So, papatituluhan mo pa rin. Yung usually, ang ginagawa ng iba, kung extrajudicial yan, merong magkano nung waiver in favor ng isang tao nung bumibili para hindi na magastos, no? So parang in a way makakatipid sila doon.
may waiver na gagawin dun sa document. Waiver of right in favor of this person and separate deed of sale, no? Kasi kailangan yun, yung document. Yun. Okay. Ayan, with that, no? Grabe, ang dami natin nasagot na ng mga katanungan ngayong hapon. Father's Day pa naman, hindi ko na kayo masyado patatagalin, Attorney Mario, Attorney Jonina, dahil kaya si Attorney Mario magse-celebrate pa ng Father's Day, no? Ayan, no? Okay, pero I'm sure hindi itong huli, no, Attorney Joni and Attorney Mario, no, dahil marami pa tayong Sabado na magsasama para sagutin ang mga katanungan ng ating mga kapuso. Pero yes, pero with this at this moment, I mean, magpapasalamat muna ako sa inyo, Attorney Joni and Attorney Mario, for your time, no, at yung inyong walang sawa sa Ideals Incorporated, walang sawang pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng mga kasagutan sa kanilang mga legal na katanungan. Okay, parting words, Attorney Joni, Attorney Mario, anong gusto nyo sa mga kapuso natin na nakakalungkot mang isipin may mga problemang legal sa kanilang mga mag-anak, no, sa pamilya? Ano pong gusto nyo sabihin? O, Attorney Joni muna. Attorney Joni, go ahead. Yung gusto ko lang sabihin ay natutunan ko sa professor ko sa UP at dapat mauna ang pagmamahal bago dun sa batas. Kung may pagmamahal, di naman kailangan ng batas. Kaya sana dun sa mga may problema ay makipag-ayos muna sila, kausapin nila, para hindi na kailangan dumaan sa korte, di na kailangan dumaan sa pagkakakulong o pag-aaway. At lahat naman ay masusolusyonan ng pagmamahal. Yan! Galing Oops. Okay, Attorney Mario, ikaw naman. Oh, parang nasabi na lahat ni Attorney Joni, pero sabi nga, kung usaping pamilya, magandang nare-resolve po natin ito sa loob ng ating pamilya, magbigayan, mag-unawaan, at siyempre, ano pa rin, no? Nandun pa rin, malino naman yung karapatan natin sa batas, last resort natin gawin ito kasi bukod sa gastos ay mas mahal ang halaga ng mga ng pagmamahal at relasyon natin sa bawat isa sa loob ng pamilya. So yun po, pagpapahalagahan po natin yon. At happy Father's Day po ulit sa lahat ng mga tatay. Yun! Ayan, thank you so much, no, Attorney Joni and Attorney Mario. Napakabuluhan ng hapon ito at marami ang nagpapasalamat sa inyong sa inyong pagtulong, no, sa ating mga kapuso, mabigyan kasagutan yung mga tanong nilang matagal nilang bumabagabag sa kanilang isipan. And with that, thank you so much, ladies and gentlemen, Attorney Jonina and Attorney Mario. Yan. Magandang hapon Salamat. Po, Attorney. Salamat. Magandang hapon po. Iyon, no? Okay, ayan po ang ating mga magigiting na abogados, sina Attorney Mario Materazzo at Attorney Joni Aquino. Ayan. Sana po, no, natulungan namin kayong hapon, no, masagot yung inyong mga katanungang legal. Alam niyo naman, ayan lang naman po ang ating hangad sa bawat episode ng ating programa na mabigyang kasagutan ang inyong mga katanungang matagal niyo na pong gumagabag sa inyong isipan, no? So mga hindi po na tinabasa ng mga messages, huwag po kayong malungkot, no? Huwag kayong malungkot na may mga pagkakataon pa sa mga susunod na mga panahon na mababasa ko rin po ang inyong mga komento. Now, kung gusto niyo pong dumiretso, maaari pa naman po kayong dumiretso sa hotline ng Ideals Incorporated. Hanapin niyo lang po si Tisha Justicia sa kanilang official FB page at nagbibigay po sila ng libreng konsultasyon para po sa inyong mga legal na katanungan. Okay? So wag po kayong malungkot, no? Talagang ganyan talaga hindi lahat ng isang pagkakat mababasa po inyo mga questions, pero pinipilit naman po natin. Ha? So wag po kayong mawawala dahil next week magsasama-sama na naman tayo para sa isang interesting topic na naman 'yan, no? Yung ating pag-uusapan. Nakatutok po sa ating official FB page ang Sumbungan ng Bayan para po sa malaman nyo yung ating mga future topic, no? At pag alam niyo na, ilistan niyo na inyong mga katanungan, i-post niyo sa ating FB page para po natin mabasa po natin 'yan. Okay? So, sa lahat po ng mga ama, mga kapwa ko ama, saludo po ako sa inyo, sa aking ama, Attorney Oscar Oida Senior, no? Thank you so much. Maraming salamat, no. Kung ano ako ngayon dahil 'yun sa iyo, idol kita, and napaka ayos ng ginawa mong pagpapalaki sa akin.
I can never thank you enough. Maraming maraming salamat, Ama, Attorney Oscar Oida Sr. Okay? Oh, with that, guys, no, ingat, enjoy your most special day tomorrow. Sa aking may bahay, pasensya na mo, hindi ko makalimutan, sa Monday, birthday ni MJ Marfori. Ayan, no? Birthday ng aking gorgeous, beautiful, sexy wife, MJ Marfori. Happy, happy birthday sa iyo on Monday, no? Okay, so yun lang, guys, no? Maraming maraming salamat sa inyong support. Huwag po kayo magsasawa na manood dito po sa Sumbungan ng Bayan, Libreng Payo Online. Ako po yung lingkod, Oscar Oida. Magandang hapon po sa inyong lahat.